Well, mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo. Actually, ilang oras pa lamang ang nakakaraan ay mayroong inilabas ang Indonesia na isang video ng mga crew ng mismong submarine na lumubog sa kanila. Na dito nga sa actual video na aking ipapakita ay ito yung kuha ilang araw bago naganap yung hindi inaasahang pagkasira at tuluyang paglubog ng KRI ng Gala 402 submarine ng Indonesia. Well, anyway, panoorin nyo muna itong video na ito. At mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba o saan nga ba patungkol itong kanta na ito. Well, doon pa lang sa tono ng kinanta nila ay mararamdaman o magegets mo na parang may isang pagpapaalam silang sinasabi o binabanggit. Nasa katunayan kung pagbabasihan natin ang lyrics nito into English ay totoong patungkol sa pagpapaalam itong kinanta nila na ito. Well, ganito kasi ang translation yan into English. Even though I'm not ready to be missing you, I'm not ready to live without you. I wish all the best for you. At kumbaga sa Tagalog eh, kahit hindi pa ako handang mawala ka, ay hindi ko pa rin talaga kayang mabuhay nang hindi ka kasama. Hangad ko ang lahat ng makakabuti para sa'yo. Well, sino ba naman kasi ang hindi kikilabutan dito? Na dito pa lang sa goodbye song nila na ito, ay parang mayroon na silang ipinapahiwatig patungkol sa isang pagpapaalam. Nasa hindi naman inaasahan ay ang 53 o 53 sakay nitong submarine na ito ay idineklara na ng Indonesian government at ng kanilang military na ang lahat ng 53 na ito ay posibleng sumakabilang buhay na. Well, sa pangyayari na ito sa Indonesia bigla ko tuloy naalala itong komedyanteng si Tado Jimenez na isang araw kasi bago naganap yung pagkahulog ng kanilang bus na sinasakyang paakyat ng Baguio ay nakapag-post pa itong si Tado Jimenez ng isang larawan na mayroong caption na North or South Cemetery. Well, anyway, bumalik na ulit tayo dito sa Indonesian submarine. Hanggang sa ngayon mga kapopong habang ginagawa ko itong video na ito, ay wala pa rin kabali-balita patungkol doon sa mga katawan ng tao noong sakay ng submarine. Na marami tuloy ang napapaisip ngayon na posible kayang tinangay na sila ng mga hayop na mayroong kakayahang mabuhay sa ganitong kalalim na dagat? Well, para pala kasi sa mga hindi nakakaalam, ay sa lalim na 2,600 feet kung saan lumubog itong submarine na ito, ay actually kokonti lang talaga ang mga nabubuhay ditong hayop at wala man lang kahala-halaman. Well, siguro alam mo na rin na dahil ito sa taas ng pressure sa ilalim ng dagat. Na kung ang katawan mo ay nandito sa 2,600 feet na lalim na dagat na ito, ay parang ang katawan mo dito parang pinipiga ng sobra. Pero ang isa kasi sa mga hayop na pwedeng mabuhay dito itong Megalodon. Itong Megalodon mga kapopong actually isang uri ng shark o pating na hindi malaki, kundi super duper laking pating. Ang katawan ng isang Megalodon ay actually nakaka-adjust sa pressure sa ilalim ng tubig kahit sa ganitong kalalim pa na halos 2,600 feet. Well, kita mo ba itong hawak ng babaeng ito? Actually, hindi ito ba ito mga kapopong dahil ito ay isa lamang sa mga ngipin ng isang Megalodon. Yes mga kapopong, ngipin ito ng isang Megalodon. Well, isipin mo na lamang kung gaano talaga kalaki ang isang Megalodon. Na kapag nakadalaw ka naman sa isang dalampasigan at nakahanap ka ng ganito, ay huwag mo itong itatapon dahil actually kahit maliit lamang ng ngipin na isang Megalodon, ay naibebenta ngayon sa market ng hindi lamang 1,000, kundi minsan ilang daang 1,000 piso ang halaga nito. Na kung hindi ako nagkakamali sa Pilipinas ang isa sa mayroong manganto itong animal lovers na si Kuya Kim. Well, anyway, mabalik ulit tayo doon sa usapang submarine. Ang mga nagtatanong naman sa kung posible bang isang Megalodon ang tumangay doon sa mga katawan ng crew ng submarine ay actually hindi ko ito masasabi o masasagot sa ngayon dahil base kasi sa mga eksperto ay extinct o wala nang nabubuhay pang Megalodon sa mundo.
na ang karamihan kasi sa mga megalodon ay nawala na dahil na rin sa pagbago ng klima o climate change ng ating mundo. Pero hindi pa rin talaga natin ito masasabi. Well, sa lalim ba naman kasi ng ating karagatan sa mundo, ay marami pa talagang hindi nadidiscover ang mga tao sa mga kakaibang nilalang sa ilalim ng tubig. Na mayroon ring posibilidad sa kung bakit hindi lumutang yung katawan ng crew sa submarine eh, posibleng tinangay na sila bago pa man sila makalutang since ang karamihan ng mga hayop na naninirahan sa ganitong kalalim na dagat eh, nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagkain ng iba't ibang klase ng laman o ng karne. Well, kumbaga eh parang mga carnivorous type of animals. Nakakalungkot mga kapopong dahil ang karamihan pala sa mga crew nitong submarine na ito eh, kapapasok pa lamang sa military o sa navy. Well, tulad nga nitong 22 years old na bata na ito na kakakasal pa lamang sa kanyang asawa. Dito ay nagparating na naman ang pagdadalamhati ang kanilang presidenteng si Joko. At tulad rin dito sa Pilipinas at tulad rin sa ibang bansa, ay ang mga pamilyang naiwan itong mga crew members ng submarine na ito ay makakakuha pa rin ng benepisyo galing sa kanilang gobyerno. Well, ito nga sa 53 na mga crew members na sumakabilang buhay, ay bigla ko tuloy naalala itong SAF-44 natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin malimut-limutan ang naganap dito at naging isang malaking issue pa noon sa Pilipinas. Na syempre tulad rin sa pakiramdam natin dito sa mga bayaning sundalo nating SAF-44 na bigla namang nawala dahil sa laban, ay ganito rin ang nararamdamang pagdadalamhati ngayon ng mga taga-Indonesia para naman dito sa 53 marino na biglang nawala sa kanila. Pero take note mga kapopong ha? Hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa nare-recover yung voyage emergency recorder ng submarine, kaya hindi pa rin talaga tiyak ang tunay na dahilan sa kung bakit ito bigla na lamang lumubog. Pero sa tingin nyo mga kapopong, posible kaya na totoong nagka-problema talaga sa electrical yung submarine? O posible kayang tumama o bumangga ito sa isang matigas na bagay? O posible kaya na... Well kayo mga kapopong, ano sa tingin nyo kaya ang tunay na dahilan? Well, syempre gusto ko malaman ang inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te! Amo!